Hi, good morning po mga ka-tearers. Magandang araw po sa akin lahat. At pag-usapan po natin ang itong CHP. O kung bakit ba siya tumaas at saka bumaba. Para tayo kumita sa araw-araw, pwede po natin ang tingnan ang Great Crisis. Itong Great Crisis, dito nakapaloob lahat ng presyo sa buong araw. Kung halimbawa ay malaki ang distansya mula sa low to high, malaking chance na kumikita tayo dyan araw-araw. Halimbawa, nag-low siya sa 245 at nag-high siya sa 265. Pwede po natin siyang tingnan ang kanyang total average o BWAP. Ito po siya ang BWAP. Volume weighted average prices. So kung makita po natin ito na ang volume total average ay 2.5570. Tapos ang kanyang last price 265 ang last price, 255.70 ang average. So halos 10 ang point din ang diferensya. Pero once nga ang presyo ay mababa sa ang last price ay mababa sa total average price, bagsak po siya. At dito po natin malalaman kung saan po tayo sasabit o bibili. At tingnan po natin itong total average price. As I compare po natin kung sino ang pinakamalaking volume sizes dito sa nakapaloob lahat dito ng volume. Ang pinakamalaking volume po dito, ito. Mas mababa siya kaysa total average. At mataas naman po ang last price niya. Kaya once nga ang malaking volume ay mataas kaysa total average, malaking chance na tataas po siya. At ito din, maaari ito sa sunod na linggo ay babagsak. Gawa po ito ng kanyang malaking volume nasa 2.53. Pero hindi po natin malalaman kung mayroon pang malaking volume na pumunta dito sa mataas pa sa 265. Malalaman po natin ang kanyang last price mataas kaysa
total average. Tapos ang pinakamataas niyang volume nasa 2.53. At marami din ng mga tao dito. Pero mas maraming tao ang 250 dito. 239. 254. Yan. 255. To 31, to 65, kailang mababa ang kanyang volume. Ngayon, mas mababa ang 253 kaysa total average price. Mataas naman ang kanyang last price kaysa total average price. Ngayon, tingnan po natin dito sa kanyang charting. Itong sitting na to ay daily, 1 day. Kung po natin palitan, 1 week. So, hour, 60 minutes, 5 minutes. Pero ito, nakasitting ito sa 1 day. Ito moving average na green at saka pula. Itong green, ang period po niya ay 1. Nakaset po siya sa open at sa simple. Itong pula, nakaset po din siya sa 1 at close at sa simple. Kaya mapapansin po natin, itong MACD, makikita din natin ang kanyang histogram. Kung dapat ba natin pag-isipan na patuloy ang malalaman po natin dito ang direksyon ng histogram. Once na nag-close itong, tumaas itong red dito sa green, yan ang posibilidad na tataas. At i-compare po natin dito sa histogram, ganun din pag ganun, pataas din ang direksyon. At pumunta siya dito sa negative sign, dito. Mas lalo na siyang tumaas. Dito pa lang, sa moving average, nag-cross siya. Pwede na tayo ditong sumabit. At kung once na nag-positive side ang itong histogram sa MACD, pwede rin tayo mag-additional dito, bibili. Pwede tayong bumili dito. Kasi kitang-kita na rin na pataas ang kanyang histogram. Nasa positive side na po siya.
Dito naman po sa dito sa ano trade crisis, dito po ang basihan kung paano tayo kikita sa araw-araw. At bago magtapos ang trading ng hapon, kailangan makabinta na po tayo dyan. Ito po ang basihan ng total average price. At once na nakabili po tayo dito sa mataas sa total average price, napamahal po tayo dyan. Pwede tayong bumili dito na malapit dito. Basta kung saan po ang pinakamataas na volume, medyo nag-label ang price niya sa total average. Halimbawa, ito, 253. Tsaka total average ay medyo nagpantay dito. Tsaka siya naman ang pinakamataas na volume. Kaya yeah, pwede tayong tumira dyan. At lalo na rin, yung last price ay mababa sa total average price. Kasi ito po ang tinatawag na VWAP o binabasihan din ito sa buy below the price. Itong total average price. Pero nakabase talaga ito kung saan po ang maraming tao nagpupunta dyan. Doon po pupunta ang yung mga presyo kung saan nagpupunta yung mga tao. At halimbawa, itong pinakamalaking volume ay pumunta dito, may posibilidad na babagsak itong presyo na to. At itong 253, mababa sa total average price. Tingnan lang natin sa next week kung babagsak ba ito. Kasi ang pinakamalaking volume po niya ay 253. At 20%. Kaya maaari siyang bumalik dito sa banda dito to 50 si marami dito. Tataas mo na kaya siya o babalik na naman dito banda. At doon po sa mga volume sa araw-araw, doon din po yung mga bid sizes makikita kung sino ang pinakamalaki dito. Maaari siya pumunta dito at maaari din hindi. Dipindi lang din po sa mga pumapasok dyan. Kung talagang diritso-diritso yung mga tao dyan pagbili. At dito naman din kasi malalaman sa charting ang diritso niya. Sa ngayon, diritso ng moving average pataas. At itong MACD pataas din. So malaking chance na tataas din siya. Basta babasihan natin kung paano tayo kikita sa araw-araw. Dito lang po natin titingnan kung saan po tayo banda mag-abang sa pamagitan ditong volume. Total average. O gaano ba karami ang
tumitingin dyan o bumibili dyan sa mga presyo niya yan. Once na itong total average ay mataas kaysa last price, pwede po tayong bumili dyan. Pag once na bumili tayo dyan sa mababa sa total average price, kung medyo malayo ang diferensya, ito po ang gagawin nating resistance. Halimbawa, nandito na ito ang 255, tapos dito ang presyo, dito banda. At 247, pwede po natin itong gawing resistance. Kasi bumabalik po siya dito sa total average. Lumalapit. Bago siya bumaba. At once na mataas naman ang last price kaysa total average o BWAP, bumabalik din siya, lumalapit dito. Pwede rin pag-isipan natin na siya ang support. Nakadepende lang din po sa volume, pinakamataas na volume. Kung i-compare natin dito sa BWAP, kung halos magkapantay sila, yun ang magiging support. So hanggang dito lang muna po itong video ko. Sana nakakatulong po ito ng konti sa mga bubuan. Maraming salamat po.